Talasan ang isipan dahil memory tricks ang ating pag-uusapan. Kaya mo ba magbasa ng 1 page per second? O magkabisa ng 60 numbers na idinikta lang na hindi mo binabasa? 09576. Alamin natin kung anong sikreto ng ating utak para tumalas ang ating memorya. Alam niyo ba ang utak natin ay 3 pounds lamang ang bigat, pero ang 3 pounds na ito nagkocontrol sa buong katawan natin. May tatlong major parts. Ang cerebellum ang nagkocontrol ng muscular movements natin. Ang brainstem, nasa likod nito, ito naman ang nagkocontrol ng involuntary movements natin, pareho ng paghinga. At ang cerebrum, ang pinakamalaki, ito naman ang nagkocontrol ng pagbabasa. Ang cerebrum din ang pangunahing parte ng utak na gumagana kapag tayo ay nag-aral o may kinakabisa. Ang brain kasi natin ay composed of neurons, billions of neurons, and lahat ng mga neurons na ito ay nag-emit ng electrical signal. By training or by experience, yung brain natin ay gumagawa ng mga bagong neural pathways. Because of this, ma-enhance yung kanyang mental ability. Mainam din daw na mas maaga simula ng paghahasa ng isipan sa pamamagitan ng pagbabasa at paulit-ulit na pagme-memorize. Kaya itong si Jamyla, bata pa lang, sinanay ng sarili magkaroon ng good memory. Nagsimula po talaga ako nung grade 4 kung kailan bumababa po yung grades ko, lalo na po sa aralin panlipunan kasi madami po siyang memorization. Tapos po nung summer, nag-train po ako dun for 2 summers, then nakitaan niya po ng potential to compete internationally. 11 years old na maging miyembro ng Philippine Mind Sport Association si Jamyla, at ngayong 17 years old na siya. Isa na siyang Certified International Master of Memory na humahakot ng award sa World Memory Championship. Noong 2013 po, nung last year sa kids division, naka-memorize po ako noon ng 206 random numbers in 5 minutes, tapos 161 words in 15 minutes. Nagsimula sa London ang memory sports noong 1991. Pero 2011 na lumahok dito ang Pilipinas. Parte ng training ni Jamyla ang auditory memorization, kung saan babasahin sa kanya mga salita. At kailangan niyang banggitin lahat ito in order ng walang palya. Para masigurado natin na hindi nakatingin, si Jamyla lalagyan natin ng takip sa mata. Meron tayong mga numero na nilagay dito sa board. At sasabihin ko itong mga numero ng isa-isa na merong 1-second interval at mamememorize niya yung 60 numbers. Ready ka na, Jamyla? Okay. 2, 8, 3. Matapos kong basahin pa isa-isa ang 60 numbers, binigyan namin siya ng ilang minuto para ma-process ito. Basic process dyan includes memory encoding. So yung memory encoding po, yung pag-pick up natin ng information na dumadaan po sa ating senses. Second po na proseso sa pagbubuo po ng memory ay yung memory storage, yung pag-maintain ng information sa ating utak. Yung last process ay tinatawag na memory retrieval, o pag-recall ng information with the right strategies or techniques to enhance or boost our memories. Even our ordinary person po could remember more effectively or efficiently. Jamyla, simulan natin. 2 8 3 0 5 7 1 9 4 3 6 1 4 7 9 5 8 6 2 0 8 6 0 2 1 8 1 3 3 1 7 8 6. Coach, paano lang nagagawa yun? Sa memory sports po, meron kaming tinatawag na language of numbers. So, bawat numbers po ay nakikita namin siya as pictures. Then, ginagawa namin siya ng kwento para matandaan po. Nitong Hulyo, nag-second place si Jamyla sa 6th Philippine International Open Memory Championship. At sa bawat tagumpay, baon pa rin niya ang mga binilin ng yumaong ama. For me po, siya yung naging number one na supporter. Siya po talaga yung nag-push sa akin na yung sumali sa ganyan, try to explore and do my best po. Kung nahasa ng memorya, paano naman kaya ang bilis sa pagbabasa? Sa reading, tetrain natin yung mata mo to read in groups of words, mga 3 to 5 words at a time. Kaya yung brain natin na po-process yung information at a fast speed. Take it from the expert, dahil kung ang pangkaraniwang reading speed ay 250 words per minute, si Dr. Calderon kaya rin magbasa ng 80,000 words sa loob ng isang minuto. 1971 ang tinanghal siya bilang fastest Filipina reader of all time ng Britannica Encyclopedia. Focus, attention. Reading at 80,000 words per minute is concentration. Yung libro na tatapos ko 30 minutes, 20 minutes. Dapat pag magbasa ka, yung mata mo hindi word by word ganyan. Train mo na yung mata mong makita yung up to 2 inches, mga 3 words. Lahat na studies have shown na
yung mga nagfe-phrase reading, mas mataas ang comprehension. Para masanay sa phrase reading, gumamit noon si Dr. Calderon ng ratometer, isang timed instrument na tumutulong sa pag-focus ng paggalaw ng mata sa kada linya ng libro habang nagbabasa. Anong prerequisite to memory? Comprehension. Dapat naintindihan mo. Kung hindi mo naintindihan, yung brain mo i-reject. Ang mga tao kasi, laging ginagamit yung terminology na speed reading. Gusto ko lagi sabihin natin na efficient reading.